Makikita po natin sa aklat ng Revelation, si Jesus po tinatawag na tapat at totoo. Di ba? Hindi pa po ba sapat yung titulo ni Jesus na yan para lalo tayong manganlong sa Kanya in this uncertain world na kinabibilangan natin o kinabubuhayan natin ngayon? Nandito po tayo mga Kristiyano, pero hindi po tayo taga dito. Diba? Ito po ay temporary. Maski yung mga unbelievers din po, hindi rin po taga dito eh. Kung tayo taga langit, yung mga unbelievers, taga impyerno. Di po ba? I mean, that's the fact. That's the truth. Okay, ang gusto ko pong sabihin is this. Bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesus, knowing that He is faithful and true, walang dahilan para matakot tayo kung ano man yung mga turmoils, mga pinagdadaanan, di ba? Minsan, kakulangan ng pananalapi. Pero alam po ba ninyo, ilang beses ko napatunayan, laging nag-provide si Jesus sa amin. Kaya sabi ko, Lord, when it comes to finances, no way na magdududa ako. Because, actually, sabi nga nila, always on time si Lord Jesus. Pero, actually, kung tutuusin, nakaprovide na yan. Minamanifest lang niya kung kailan kailangan. Okay, so gusto ko pong palakasin ang loob ng bawat Kristiyano. Sapagkat marami pong Kristiyano ngayon ang dahil down na down, may mga sinasabi na puro negatives, na parang walang pag-asa. Pero itong gusto kong sabihin sa inyo, alam po ba ninyo bilang mga Kristiyano, bakit dapat lagi tayo maging masaya? O dapat lagi tayo maging happy? Alam niyo po ba ang dahilan? Kasi unang-una, we are saved. Because we have Jesus. Yan. Amen? First reason, we have Jesus and we are saved. Hindi mo pwedeng paghiwalay niyan dalawang yan. Because Jesus means salvation. Pangalawa, we are blessed. Pinagpala tayo. Amen? Super blessed. Ang blessing po kasi ni Lord Jesus, talagang alam po ba ninyo sa buhay namin, mas madalas niyang ginugulat kami. Actually, yung mga hindi ko hinihiling, binibigay niya. Believe me, ganun din po. We are blessed. Pangatlo, we are set apart. We are set apart because we are, ito na yung number 4. Okay, number 3, set apart. Because, number 4, yan, magkasunod po yan, highly favored tayo and greatly blessed tayo. Amen? Merong favor si Lord sa atin. Yun po yun. Yun ang number 1. At ang pinaka-last dito, lima lang po ito, pero marami pong dahilan. Number 5, we are the children of God. Mga anak tayo ng Diyos. Kaya kung lahat ng yan alam mo, we have Jesus and we are saved, di ba? Number 2, ano na yun? Tayo po ay blessed, pinagpala tayo, highly favored, greatly blessed, no? So, saved tayo. Number 1 po yan, saved ka because we have the Lord. Mga bagay na sa mundong ito, eh, alam mong lumilipas yung mga bagay-bagay na yan. Huwag mong itutuon dyan ang iyong attention. Sabi ng Bible, ituon mo ang iyong isip sa mga bagay na makalangit. Oo, nandito tayo. Ako nagtatrabaho, may work tayo. Pero, you know what? Ituon natin ang ating mind sa mga bagay na makalangit. Yes, ayan po ang magandang gusto kong isabi po sa inyo. Yan ang mga dahilan bakit hindi tayo dapat matakot. Okay? Dahil nag-provide si Lord. We are blessed. Because we have Jesus. Ang pinaka maganda pong ano dito eh, because we have Jesus. Hindi ka dapat matakot dahil saved tayo. Hindi na tayo pupunta ng impyerno. We have Jesus Christ. Amen. So, after hearing this message, I hope maraming lumakas ang loob, maraming sumaya. Tapos nakikita ko po, eh, marami po talaga mga Kristiyano ngayon na down na subjective po kasi ang tao, don't get me wrong. Totoo po yan, subjective ang tao. Pero, maski subjective po ang tao, ayon sa akin nakikita at observation, laging may provision si Lord Jesus. Kaya kung hindi ka po subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click mo ang notification bell, share this video, share Jesus, the faithful and true. Thank you, and Jesus truly loves us all.